Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, may sasagutan lang tayo na isang random math problem. So basically, this is from Trigonometry, mga lods, na tinanong ng isa sa mga subscribers natin. So kung sa pagkakatanda ko, hindi pa ako masyadong nagtuturo ng gandong klase ng ng tutorial sa channel natin. So at least kahit pa paano mabigyan natin siya ng sagot yung gandong klase ng tanong, okay? So, ayun mga lods, ito yung problem niya. Given that sine B equals 5 over 13 in quadrant 2, and 6, negative 8 is on the terminal side of A, find the value of sine A plus B. So, kailangan natin dito yung mga basic trigonometric identities, pati yung mga ano natin, yung sa Cartesian coordinate. Dapat alam natin na yung relationship niyan is ganito po yan mga lodi. Let's go back to the basic. So, meron tayong x squared plus y squared equals r squared. Kumbaga, itong x-coordinate natin, meron tayong right triangle. So, balikan natin mga lodi sa basic muna tayo. So, let's say meron tayong right triangle mga lodi. Ito yung x natin, ito yung y, ito yung r. Okay? Tatandaan natin mga lodi na let's say ito yung theta natin, yung angle natin in standard position. Tandaan natin yung mga basic trigonometric functions like so, katawa, yung sine is opposite over adjacent. Sine theta, that is y over r. The cosine theta, that is equal to x over r, that is adjacent over the hypotenuse, mga lods. Okay? Tapos, yung tangent theta, that is just the ratio of sine and cosine. So, that is y over x. Pero yung value niya, mga lodi, nakadepende kung saan located yung ano natin. Yung angle natin, yung terminal side ng angle natin. So, babalikan natin yung problem natin ngayon. So, alam natin na ganito yung relationship niya. Basta ang tatandaan yung mga lodi, ang cosine theta kay x. Ang sine theta ay kay y. Yun yung pinakatatandaan nyo dito. At isa pang pwede kong maging tip dito mga lods, is dapat kabisado nyo yung mga Pythagorean triples. Bakit Sir IJ? Kasi kung mapapansin nyo, di ba ito yung equation natin? This is the equation of the Pythagorean theorem. Kung alam nyo yung mga Pythagorean triples, mas madali yung maaalala, uy, kunyari, 5 over 13, alam mo na 5, 12, 13 is a triple. So, ayun, mas madali mo siyang masasagutan at malalaman yung missing part. Okay? Sige, sagutan natin. Pero huwag kayong mag-alala, dahan-dahan yung approach natin para at least mag-gets nyo. Burahin ko muna ito mga lods, ha? Pwede nyong i-pause if you want. So, walang problema yung kay Sir IJ. Okay. So, gawin natin, sagutan na natin. So, if sine beta, or sine B pala, sorry, is 5 over 13. So, isa-isay natin. So, yung sine B natin, mga lodi, equals 5 over 13. So, alam natin na this is y over r. Okay? Diba ang sinabi ni Sir IJ? Sine is y over r. So, pwede mong kunin yung value ni x. Pero kung alam mo na 5, 12, 13 is a triple, much better. Pero sige, pakita na pa rin natin for ano, para at least makita natin yung pinaka-approach. So, we have x squared plus y squared equals r squared. Anong sinabi? Nasa quadrant 2 siya, mga lodi. So, ang magbabago kasi ng sign dito, it's either yung x or yung y. Yung r natin, yun yung pinaka-hypotenuse natin, that will still always be positive, mga lodi. So, x squared plus y squared equals r squared. So, this will be yung y natin, positive 5. Bakit? Kasi nasa quadrant 2, di ba nasa left side, pero nasa taas pa rin siya. Balikan natin yung coordinate system. So, we have itong y is 5. Tapos itong r, this is 13. So, we have x squared plus 5 squared equals 13 squared. Simplify po natin mga lodi. So, meron tayong x squared plus 25 equals 169. So, meron tayong x squared equals 144. So, kapag in-extract natin yung root, makakakuha tayo ng dalawa. Kasi x squared yan, 2 yung degree natin, means dalawa yung root natin. So, pwedeng positive, pwedeng negative, pero nakita nyo quadrant 2 siya. Therefore, tama ka dyan, Lodi, yung x natin will be negative 12. Kasi nga, that is in quadrant 2 po, Sir IJ. Okay. Kung nga sa quadrant 2 yan, alam na natin ngayon yung value ng cosine beta. Or ng cosine B. Sorry, nasanay ako sa alpha beta. Cosine B natin, alam na natin, that is x over r. So, we have, ilagay natin yung mga missing parts. Cosine B equals x, that is negative 12, over yung r natin, that is the 13. Bakit kailangan natin yan? Kasi ang identity ng sine A plus B,
that is sin cos cosine, sin A cosine B plus cosine A sine B. Di ba mga Lodi, natandaan nyo pa ba yun? Okay, tandaan natin yan ha. Tapos dito naman tayo pumunta sa kabila. Doon naman tayo sa pangalawa. Sa pangalawa angle natin yung A. So ito, burahin ko muna mga Lods. If you want to copy, post nyo lang. Okay, wag kayong ano. Kung gusto nyo i-copy, so just pause the video mga Lods. Okay, next. 6, negative 8. So saan ba location yan mga Lods? So ang location yan mga Lodi is nasa 4th quadrant. So let's say ito yung 6, negative 8. So ito yung sinasabi niyang angle mga Lodi, yung terminal side. Pag ganun po yung angle natin. So that is located in the 4th quadrant. So ang tanong, paano natin kukunin ngayon Sir IJ dyan yung sine tsaka cosine yan? First step, kailangan makuha muna natin yung hypotenuse. So the R will be, excuse me mga Lods, R squared equals X squared plus Y squared. Tama? So we have R squared equals 6 squared plus negative 8 squared. So this is 36 plus 64, that is 100. Anong sabi ni Sir IJ? R is always positive. Or, although plus or minus 10 siya, kung mathematically lang, kung solution lang yung hinahanap. Pero in terms of the side length, that is 10. Next. So dito, malilaman na natin yung value ng sine theta or ng sine alpha tsaka ng cosine alpha. So ang sine alpha, alam natin na that is y over r. Ano ba yung y natin mga Lodi? 6 negative 8, ito yung x, ito yung y. So ang y natin will be negative 8 over 10. Or kapag sinimplify po natin yan, lowest term that is negative 4 pips. Ganon din sa cosine alpha. Or sa cosine A pala. Ang cosine A natin will be x over r. So that is 6 over 10 or that is equal to 3 pips. Ayan na, meron na tayo. May sine B, cosine B, sine A, cosine A. Ano identity nito? Nakalimutan ni Lodi. Kapag sine, sin, cos, cosine. Kapag cosine, cos, cos, sin, sin. Kapag sine, kung ano yung sine ng nasa gitna, pag plus yan, plus yung susundin. Kapag cosine, kabaligtaran. So mag-start na kayo mag-aral ng mga identities. Lalo dun sa mga grade 11 natin. Okay? So ano identity nito? So we have sine A, cosine B, okay? Plus cosine A, sine B. Okay? Tama ba mga Lodi? So, ano mangyari dyan, Sir IJ? So, ano yung sine A natin? So, yung sine A natin is negative 4 pips multiplied by cosine B. Ang cosine B natin, negative 12 over 13. Plus, ano yung cosine A natin? 3 pips, mga Lodi. Tapos, ano yung sine B natin? Yung sine B natin, binigay na po sa problem. 5 over 13. Kapag sinimplify mo yung denominator, 5 times 13, 65. So, parehas po yan. Numerator na lang. Negative 4 times negative 12, 48. 3 times 5, 15. 48 plus 15. Therefore, the correct answer is 63 over 65. So, ayun lang mga Lodi. Just in case, may hindi kayo naiintindihan or may pang gusto pa kayo ipaklarify. So, huwag kayo may mag-comment mga Lods. Thank you so much sa patuloy na pag-support and sa pag-subscribe sa channel natin. And more power sa inyo. Keep safe na lang, especially in this pandemic. I hope you all the best and pagpalain kayo palagi ni Lord. See you in my next match tutorial video and bye-bye.